sa isang liblib na bayan sa Davao Occidental, may buntis na demonoy nagluwal, hindi ng sanggol, kundi ahas. Ang ahas, may kakayahan daw matikman ang kemikal sa hangin sa pamamagitan ng kanyang dila. Matutunugan naman kaya nito ang balitang nagsasalin-salin ngayon sa iba't ibang mga dila sa bulubunduking barangay ng Marabatuan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Na dito, may isa raw babae na nanganak daw ng ahas. Hala, may mata! Nanganak si Auntie Day, bitin ang nigawas, tas ang bata napa sa sulod sa iyang tiyan. Ahas ang pinanganak mo? Ikan siyang hinahanjod, gawas ang bitin. Puro magyod siya bitin. Sigurado yun ako kay nakitaan dyan sa akong duha kamata. Ingon ko kay kambal sa akong anak, yellow green na ay liog, na ay ulo, na ay mata. Na grabe paglisod, na hilak. Tingala ko kay upat pa ka bulan, nganong nigawas man. Pud ko'y mahikap diri sa ako ang ano. Kung itungtong siya, siyam kabulan, maunay pagtuo nila nga, maunay iyang kambal ng kanang bitin. Ito na nga ba ang kauna-unahang kumpirmadong kaso ng kambal ahas? Isang oras sakay ng habal-habal. At 3 oras na trekking ang kinailangang bunuin bago marating ang munting kubong ito. Kung saan naroon ang 30 anyos na si Sheila na malaki at matigas pa rin ang tiyan at ang kanyang kinakasama, ang magsasakang si Mario. Una na kumbana, na anak ko'y anak babae. Gusto man ko nga magkaanak unta pero lalaki. Mo nga, naningkamot yun ko kaampo sa Ginoo nga matagaan unta mig anak. Nito raw Oktubre, nung nakaramdam si Sheila ng pagkahilo at madalas na pagduduwal. Mao ni resulta sa akong pag-test, sa akong pagbubuntis. Positive po. Nalipay, kaayo ko kay ingon ko sa Ginoo nga Lord, salamat. Nga nangandoy ko, gusto na ko mga anak ko. Kita na ko nga nag-PTS siya, nga positive, nalipay ko. Pero nitong nakaraang linggo, sa 4 na buwan pa lang ng pagdadalang tao ni Sheila, madalas na raw sumasakit ang kanyang tiyan. Niabot bitaw sa punto nga ano, nga nag-breeding bitaw ko atong fib. Ingon akong bana, mag-ampo sa Lord, pakita imong milagro nga mugawas ang dautan dito sa iyang tiyan. At laking panghihilakbot daw nila nung kung walang ano-ano. Na inigawas sa akong perta nga bitin yun siya, ma'am. Nahadlok, ma'am. Nakakita sa yung inigawas sa iya. Nasa 6 inches daw ang laki nito, kulay yellow-green at mamasa-masa. Dili na ko ma-explain ang itsura niya kay siyempre wala pa man siya ni ano kanang ni tukma sa tamang buwan. Ahas talaga siyang itsura ng tato na mo pero wala may cellphone sa amo ang ano sa lugar na mo. Hala! May mata! Ako mismo ang nakakita nga bitin yun ang naadir sa salog. Ikan siyang hinahan yun. Gawas ang bitin. Kambal atong baby ni Ate Sheila. Ato dyan yung kambal kay bitin mo yun na pagka-forma. Ang di umano iniluwal na ahas ni Sheila, patay na. Kaya agad daw nila itong inilibing. Gibutang na mo sa sini na bago niya gilubong kanang daghan bitaw makikita para kung nai dili mamutuo basta na may witness nga maugyod na siya. Ahas ang kambal ng baby mo? Ito sa uban na ay nag-ingon nga swilty daw ang magkambal kanang ahas. Hilok kami, dili ni magtuo, magkambal ang baby nga ahas. Ang mga kwento tungkol sa mga kambal ahas matagal nang pumupulupot sa malikot nating imahinasyon. Dating kwentong bayan na kinalaunan, naging tema rin ng mga teleserye. Kahit nga hindi nila ako kilala, pinatuloy nila ako dito. Isa sa mga bansa na naka-impluensya sa Pilipinas ay India, kung saan dinala nila yung Hinduismo na naniniwala na ang ahas ay nagdadala ng swerte. Pinapaniwalaan nila na ang ahas ay nagdadulot ng fertility, prosperity. So positive ang dating ng ahas sa sinaunang Pilipino. Isang linggo matapos di umano magluwal ng ahas ni Sheila.
May kung ano-ano pa rin daw kumikislot-kislot sa kanyang tiyan. Wala man ko kabalo kung unsa gyud ang naa sa atong sulod. Sa pagtuo bitaw na sa uban, ma'am, maunay iyang kambal ng kanang bitin. Tungod sa kalisod sa among dalan, tungod sa kalisod sa akong misis, ang ilang gigamit, duyan, pero sako. Tapos kahoy ang ilang gialsahan sa akong misis. Sinamahan sila ng aming team na bumaba ng bundok. Timaan ang bahala ko ni Kapi. Bagtas niyan. At bumiyahe ng 6 oras papuntang Davao City para magpa-check up. Sa fetal Doppler ko, hindi ko narinig yung heartbeat niya. I request ultrasound. Ano kaya ang makikita sa ultrasound ni Sheila? Sanggol nga ba ito? Ano ko? Sakit? Sakit? Bitin ang akong nakita. May nahadlok ko. Asa naman to? Nilubong na ako. May nahadlok ko na siya. Dako kaayo. Gamay. Daghan nga makakatoo nga. Bitin dito siya, ma'am. Abangan mamaya! Babae mula sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nanganak di umano ng ahas. Nainigawa sa akong puwerta nga, bitin yun siya, ma'am. Para patunayang nagluwal talaga si Sheila ng ahas, hinukay pa ni Mario ang pinaglibingan nila rito. Adere, ma'am. Mauni ang akong giputos nga bitin. Ano ko? Sakit? Sakit? Bitin ang akong nakita. Ang investigasyon sa kakatwang balitang may nanganak di mano ng ahas sa Davao Occidental. Mamaya na! Bitin yun siya. Babae mula sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nanganak di umano ng ahas. Nainigawa sa akong puwerta nga, bitin yun siya, ma'am. Hala, may mata! Ako mismo ang nakakita nga, bitin yun ang naadir sa salog. Kikan siyang inahan yun, nga may gawas ang bitin. Ahas talaga siya, ma'am. Pitsura nung tato namo, pero wala may cellphone sa amo ang sa lugar namo. At para raw patunayan na ahas ang iniluwal ni Sheila. Hindi rin ako ilubong ang bitin, karon ukayo nato ni, para makapamatuod mo nga gilubong na ako. Adi rin, ma'am. Mauni ang akong giputos nga bitin. Oh, kita mo. Anang nay ulo. Oh. Ano yung liog? Ano yung lawas? Tungod sa karugay, isa ka na kasimana ang karugay ani. Walang buto? Ambot lang. Ah, wala. Bisan pa ang ulo sa kuan, sa purma niya, bitin yun. Di yun malalis bitin. Bitin yun siya. Ang iniliwal di manong ahas ni Sheila, suspecha nilang kakambal ng di umano sanggol na naroon pa rin sa sinapupunan ni Sheila. Pud ko'y mahikap dire sa ako ang ano. Sa pagtuo bitaw na sa uban, ma'am, maunay iyang kambal ng kanang bitin. Para malaman kung ano ba talaga ang nasa tiyan ni Sheila, ipina-check up namin siya. Sa fetal Doppler ko, hindi ko narinig yung heartbeat niya, kaya I request ultrasound. Sumailalim si Sheila sa tinatawag na transvaginal at transabdominal ultrasound. Ang nakita, hindi, ulitin ko po, hindi ahas, hindi rin sanggol, kundi isang malaking bukol na tumubo sa obaryo ni Sheila. Malaki na rin yung bukol eh. It's around 12 by 13 by 8 centimeter. Ang possibility na pwede siyang maging cancer is mataas. Ang recommendation sa kay Sheila is to get her into surgery para malaman natin kung anong klaseng bukol yung tumubo sa kanya. Nga nung nahilak man ka, kay dili ka makatuo nga dili ka buntis, sige lang, try and try lang. Chance pa, Doc, na mag-buntis siya? Oo naman, kasi she's 30-year-old. Tapos nanganak na siya before. Tanggap gihapon ako kay dili siya para sa amo.
Pero kung hindi totoong buntis si Sheila, paanong nag-positive siya sa pregnancy test? May mga type ng ovarian tumors kuwal sa mga ovaryo na nagsisecrete din ng hormone ng beta-HCG. So, posible talaga maging positive yung pregnancy test niya kahit na hindi siya buntis. Bitin ang akong nakita. Ah, bitin. Oh. Ang bitin, mangitlog man na sa, kumbaga, murag manok ba, di man na siya diretso bitin. So, dili siya bitin. Unya ang tao, dili manganak og bitin. Ay, tinuod. Yes, oo. Mao na siyang tinuod. We cannot really say if it's really fetus or what. Based on the examination, yung ultrasound kasi, hindi siya naging buntis. Pwede siya blood clots brought about by the tumor. So, ang kailangan lang talaga nila is education. Ipaintindi lang talaga sa kanila na kung ano yung mga paniwala nila is iba din sa nakita natin na resulta. Samantala, dahil ang bahay ni Sheila at Mario nasa gitna ng gubat, natural lang na merong mga gumagapang na ahas. Katunayan, madalas daw silang nakaka-engkwentro nito. Nagkalain-lain niya bitin ang nianha sa among balay. Dili pod kaparehas ang iyang kadako, dili pod kaparehas ang kanang iyang color. Maguna akong bana sa iyang umahan. Makita na lang nako nga mugawas diri sa iyang sinina, ma'am. Nay bitin nga mianha diha sa among balay, ma'am. Gipasagdan nako, wala nako gipatay kay hadlok po. Ingunak, ing na nako ang bitin. Ayaw na sigig anhi dire, ay wala na kay luna dire sa among kinabuhi. Nakita siya ha, na grabe paglisod. Most likely it is due to yung environmental factor. Kung masama ang panahon sa labas, masyadong malamig, hahanapin nila yung warm, cozy place ng bahay. Ngayon kung masyado naman mainit, lalayo sila. Mas mainit ang tao eh. Kesa sa kanila, most likely hindi naman sila lalapit doon unless nagambala sila at mayroong itlog doon sa isang sulok ng bahay, poprotektahan nila yon. Kung papasok siya sa katawan ng tao, hindi nila habit yon. Hindi sila parasitic eh. Samantala, nangako ang lokal na pamahalaan ng barangay Marabatuan na tutulungan nila si Sheila. Yan sa transportation po nila, makikater po natin ng LGU po yung libreng pamasahe papunta doon sa hospital. At saka yung may financial assistance din po. At malapit lang po sila dito sa ating medical facilities. So in-offer po natin itong pabahay po natin dito sa kanila. And then while waiting po doon sa schedule po na ooperahan po yung misis po niya. We're having surgical mission in Southern Philippines Medical Center. And since we're considering naman malignancy or cancer on this case, if financially naman, she cannot afford it, so she can be referred there. Nagbigay rin ng pinansyal na tulong ang aming programa. Ma'am, thank you po, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Ang mas problema ngayon ni Sheila, hindi kung ahas ba talaga ang kanyang iniluwal, kundi ang pagkakatuklas ng kanyang sakit na para ring ahas na sa kanya. Trumaydor! Ang ako lang pangayoon sa Ginoo nga, daghan pa kayo mga matabangan. Sama na ako nga. Pobre. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.